Halos lahat ng babae ay nangangarap na maikasal sa taong kanilang pinakamamahal at magsuot ng wedding gown habang dahan-dahang naglalakad patungo sa altar. Ang ilan pa nga ay nakakapag-isip ng iba't ibang paraan kung papaano sila ikakasal, kagaya na lamang ng beach, garden o church wedding. Hindi naman masama na mangarap sa bagay na ito. At sa katunayan ay karapatan ng bawat babae ang maranasan ang ganitong masayang okasyon. Dahil ika nga ng iba, minsan ka lang ikakasal sa iyong buhay. Kaya naman, may isang babaeng nangarap na maikasal sa kanyang pinakamamahal bago pa man siya mawala sa mundong ito. Hello mga tol, Ian Tots here at welcome muli sa ating munting channel. Isang panibagong kwento na naman ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak kong kapupulutan ninyo ng aral. Mahal ko, hindi mo pa ba ako talaga papakasalan? Tanong ni Mildred sa kanyang nobyo. Isang araw habang ito'y abala sa paglalaro ng video games. Mildred naman, ang kulit-kulit. Sinabi na mag-iipon muna ako eh. Gusto ko nga ng magarbong kasal eh, para hindi naman nakakaya sa mga bisita natin. Inis na sagot ni Gilbert. Hindi naman natin kailangan ng magarbong kasal eh. Marami pa tayong paggagastusan, lalo na ngayong malapit na akong manganak. Tugon ng kanyang asawa dahilan upang lalo siyang mainis. Kaya nga eh, unahin muna natin yung panganganak bago tayo magpakasal. Malaking gastos talaga kapag inuna pa natin ang kasal. Sambit niya habang patuloy pa rin sa paglalaro. Eh paano kung hindi mo na ako mapapakasalan pagkatapos kong manganak? Tanong ng kanyang asawa dahilan upang tumigil sa paglalaro. Ano ba yung pinagsasasabi mo ha? Tumahimik ka na nga lang kung wala kang magandang sasabihin. Nakakainis ka? Napakakulit mo? Bulyao niya rito saka nagpatuloy sa paglalaro. Naramdaman naman niyang umalis sa kanyang tabi ang nobya. Dahilan upang mapailing na lang siya sa inis na nararamdaman. 8 taon nang nagmamahalan ang binatang si Gilbert at ang kanyang nobyang si Mildred. Sa katunayan sila'y magkababata at naging magkasintahan nang tumuntong sila ng high school. Hindi biro ang kanyang pinagdaanan bago makuha ang kamay ng dalaga sa mga magulang nito. Kahit pa kilala siya ng mga ito simula pagkabata, hindi siya agad pinagkatiwalaan ng mga ito. May pagkamainitin kasi ang kanyang ulo at palagi niyang sinasaktan si Mildred noong sila'y mga bata pa. Dahilan upang magdalawang isip sa kanya ang mga magulang nito. Ngunit dahil mahal niya ang naturang dalaga, pinakita niyang malinis ang kanyang motibo at talagang nagbago na siya dahilan upang hindi kalaunan tanggapin na rin siya ng mga ito. At hanggang sila'y makapagtapos ng pag-aaral at makakuha ng disenteng trabaho na ipagpatuloy nila ang kanilang pagmamahalan. Ngunit, bahagyang nadismaya ang mga magulang ng dalaga. Dahil ilang buwan lang matapos makakuha ito ng magandang trabaho, nabuntis naman niya ito at doon na siya simulang bumalik sa dating ugali. Tila naririndi kasi siya sa mga sermon ng kanyang magulang at sermon ng magulang ng dalaga. Ika nila, hindi pa kayo nakakatulong sa amin, nag-anak na agad kayo? Nalabis niyang kinimkim at ikinigalit. Palagi niya tuloy na pagbabalingan ng galit ang kanyang asawa, lalo na't palagi siya nitong kinukulit magpakasal. Akala mo namang hindi ka pakakasalan? Palagi niyang bulyaw dito. Nung araw na yon, matapos niyang maglaro ng video games, agad na siyang naghanda para sa kanyang pagpasok. Hindi na niya ginising ang nobyang halatang nakatulog dahil sa pag-iyak. Nag-iwan na lang siya ng maliit na papel sa lamis at sinabing, "Alis na ako." Saka siya tuluyang pumasok sa trabaho. Matagumpay nga siyang nakapasok sa trabaho. Ngunit hindi niya alam kung bakit hindi siya mapakali. Dahilan upang tawagan niya ang asawa upang kumustahin. Laking gulat niya nang isang hindi kilalang boses ang sumagot sa kanya. "Nasa ospital na po ang misis niyo, sir." Dahilan upang mataranta siya, agad na nagpaalam sa kanyang boss. "Manganganak na ang asawa ko." Balita niya sa mga katrabaho, dahilan upang maghiyawan ang mga ito, saka siya tuluyang pumunta sa ospital. Sabik na siyang makita ang anak, pati ang asawa, kaya naman binilisan na niya ang pagmamaneho. Ilang minuto lang ang lumipas, nakarating na siya sa ospital.
Ngunit bigla siyang nagtaka dahil hindi makatingin sa kanya ang mga nurse na kilala niya doon. Huwag niyong sabihing may masamang nangyari sa mag-ina ko, ha? Hindi ko kayo mapapatawad. Banta niya sa mga nurse. Ayos naman po ang baby, sir. Kaya lang, hindi po nakayanan ni Mrs. Sagot sa kanya ng doktor. Anong ibig niyong sabihin? Sigaw niya saka siya napaupo dahil sa panlulumo. Doon niya na lamang may sakit pala ang kanyang asawa at hindi ito po pwedeng magbuntis dahil buhay nito ang kapalit kung sakali. Halos wala siyang luhang maiiyak dahil sa sakit na nararamdaman mula sa balitang narinig. Nais man po namin kayong balaan noong unang beses niyong pagpatingin dito, nakiusap po ang inyong misis na huwag sabihin sa inyo dahil gustong gusto niyo raw pong magkaanak. Sambit pa ng isang nurse saka tinapik ang kanyang balikat. Laking pagsisisi niya dahil sa huling araw ng pangungulit ng asaway, hindi niya pa ito nagawang pagbigyan. Labis din ang kanyang pagsisisi dahil hindi niya ito napagbigyan sa kagustuhang magpakasal. Kaya pala gustong gusto mo nang magpakasal sa akin. Bakit hindi man lang ako naalarma sa mga pangungulit mo, Mildred? Iyak niya habang yakap-yakap ang katawan ng asawa. Mga tol, wala talagang kasiguraduhan ang buhay sa mundo. Kaya huwag nating sayangin ang bawat minutong kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Shoutout time na tayo, mga tol. Pero bago yan, salamat nga pala sa lahat ng nanood nung huling upload natin. God bless po sa inyo. At syempre, congrats sa ating lahat dahil namoni na ang ating munting channel. Shoutout po kina John B TV, Your TV Channel, Totoo Ba? Mike S. Sanchez, Kalufi TV, Jomari Cor, Alexis Mampusti, Pia Dizon, Neil TV Fox, Tara TV Fox, MP Light, Choy Jan Inanor, Dakilang Kaalaman, at kay Florisita Rivera. Shoutout sa inyo, mga tol. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin ng notification bell para mas maging updated ka sa susunod nating kwento. At muli, ito po si Ian Tots. Hanggang sa muli, paalam!